ang dalawang Cyclone Class Patrol Vessels na tinransfer mula sa Estados Unidos papuntang Pilipinas ay nakomission na. Ito nga po mga idol ay ang karagdagang Cyclone Class Patrol Vessels na kapareho ng BRP General Mariano Alvarez PS-38. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ngayong araw nga po mga idol, September 11, 2023 ay nakomission na sa ating bansa ang dalawang Cyclone Class Patrol Vessels na transfer para sa Philippine Navy. Ang mga ito nga po ay pinanglanang BRP Valentin Diaz PS-177 at BRP Ladislao Diwa PS-178. Makakasama na nga po nila sa hanay ng Philippine Navy ang kapareho nilang barko na BRP General Mariano Alvarez PS-38 na dating USS Cyclone. Ito nga po mga idol ay dating lead ship ng Cyclone Class Patrol Vessels bago ito itrinansfer sa ating bansa. Ang mga barko nga pong ito mga idol ay merong MK-38 Mod 2 Remote Controlled Weapon Station na merong M242 25mm Bushmaster Chain Guns. Ang mga Cyclone Class Patrol Ships mga idol ay isang class ng Coastal Patrol Boats na dating nagsiservisyo sa US Navy. Ang karamihan nga po sa mga barkong ito ay pinangalan sa mga weather phenomenon na nilaunch sa pagitan ng 1992 hanggang 1994. Ang primary mission nga po nito mga idol ay ang pagiging coastal patrol at interdiction surveillance na importanteng aspeto ng littoral operations na in-outline mula sa Navy's strategy. Sa kabuuan mga idol ay meron nga pong 16 na units ang planong gawin, ngunit 14 lamang dito ang nakompleto habang 2 ang nakancel. Ito nga po ay may displacement na 328.5 tons, may habang 55 meters, beam na 7.6 meters, at draft na 2.3 meters. Ang propulsion nga po ng Cyclone Class mga idol ay 4 na Paxman 16RP 201cm diesel engines at 4 na shafts. Ang maximum speed nga po nito mga idol ay 35 knots, habang may range naman ito mula sa 2,000 hanggang 2,500 nautical miles. Ito nga po ay may crew na 4 na officers at 24 na enlisted personnel. Para naman sa armament ay meron nga po itong dalawang 25mm MK-38 autocannon, dalawang 50-inch 12.7mm caliber machine guns, dalawang 40mm MK-19 automatic grenade launchers, dalawang 7.62mm M240 B machine guns, 6 na FIM-92 Stinger SAMs at dalawang MK-60 quadruple BGM-176B Griffin B missile launchers. Ang mga current military operators nito mga idol ay ang Royal Bahrain Naval Force na merong 5 units, Egyptian Navy na may 3 at Philippine Navy na ngayon ay meron na ring 3. Habang former operator naman nga po nito ang US Navy na merong 14 na units at United States Coast Guard na merong 6. Ngayon nga po't mga idol, nadagdagan na naman ang mga floating assets ng Philippine Navy ay siguradong mas lalawak pa ang kanilang capabilities sa pagpapatrolya sa ating mga teritoryo at pagsisiguro sa ating kapayapaan. Bagamat mga segundamanong barko nga po ang binigay ng Estados Unidos sa ating bansa, ay malaking tulong pa nga rin po ito para sa Pilipinas dahil karagdagang assets ang magagamit ng Philippine Navy. Hindi naman nga po pinapabayaan ng Pilipinas ang modernization program ng AFP dahil sa kasalukuyan ay maraming assets ang paparating sa ating bansa na makakatulong sa ating mga operations. Ang ilan nga po sa mga inaabangang acquisition project ng Philippine Navy ay ang 2 bagong submarines na ngayon ay pinaplano na. Nandyan nga rin po mga idol ang 2 bagong corvettes na ginagawa na sa South Korea at malapit nang dumating sa ating bansa. Gayun din nga po ang 6 na bagong offshore patrol vessels na binili ng Philippine Navy. Bukod nga po sa mga acquisition projects na binanggit natin, ay marami pang proyekto ang Philippine Navy na makakatulong sa ating bansa sa hinaharap. Kaya't huwag nga po nating husgahan ang AFP mga idol kung tumatanggap tayo ng mga segundamanong kagamitan. Dahil makakatulong pa nga rin po ito sa ating bansa at makakasama nito ang mga bago, moderno at malalakas na kagamitan ng AFP. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!